Dalawang taon ang nakalipas mula nang magkaroon ng digmaan sa Marineford. Dumating si Luffy sa safe spot at kinuha ang kanyang straw hat. Nagpunta doon si Marguerite para sunduin ang bida ngunit may mga mababangis na hayop doon. Pero pagdating ng ating bida ay natakot ang mga ito. Sinabi ni Luffy na naging kaibigan niya na daw ang tatlong hayop na ito. Giit ni Hancock na nakahanda na daw ang mga gamit ng bida kaya magiging mabuti daw siyang asawa. Ngunit ayaw daw magpakasal ni Luffy. At dahil nauna na si Rayleigh na magtungo sa Sebaody ay kailangan niya ng sumunod. Samantala si Rayleigh ay kasama ni Shaki sa Sebaody. At ang unang dumating doon ay si Zoro. Samantala si Nami ay nasa isang bar. At nalaman niya sa lalaki na lumipat ng headquarters ang Navy sa utos ng bagong Fleet Admiral. Nang marinig ni Nami na pinag-uusapang nagre-recruit daw ng mga crew ang Straw Hat, kalaunan ay dumating ang mga ito na nagpapanggap lang palang Straw Hat Pirates dahil ang papangit nila. Samantala magkakaroon naman ng concert si Brook dahil naging isa na pala siyang sikat na rockstar. Tapos ang mga nang kidnap sa kanyang tatlong asungot ay naging mga manager niya kaya lahat sila ay yumaman. Nagsimula ang concert kaya kinanta ni Brook ang una niyang single na Born to be Wild na labis na nagustuhan ng mga tao. Samantala naiinis ang mga manager dahil sa sinabi ni Brook. Si Sanji naman ay nakarating na rin sa Sebaody kung saan labis siyang natuwa na makakakita muli ng mga tunay na babae. Ngunit nagtakbuhan ang mga ito sa kanya dahil mukhang manyok. Giit ng isang queer na nais niyang makita muli si Sanji pero ayaw na ng cook sa kanila. Kaya tumakbo ito ng parang baliw habang hinahanap sila Nami at Robin. Binaril ng nagpapanggap na Luffy ang isang lalaki sa pub. Dito ay pinakita na ang mga pangit na itsura ng mga imposter. At kahit pumatay sila ay walang ginagawa ang mga tao dahil natatakot. Dahil sa pagpapanggap ay nakapag-recruit pa sila ng malalakas na pirata na sila Wet-Haired Caribou at Blood Splatter Corriveau. Nang humingi sila ng alak ay napansin nito si Nami kaya inanyayahan sa kanilang mesa pero tumanggi ang dalaga kaya natakot ang mga tao. Giit ng matabang Usopp na matatakot daw ang dalaga pag nakilala sila, sagot ni Nami na wala daw silang mga binatbat. Nagalit si Straw Hat taba sa sinabi niya nang dumating naman si Usopp. Kinuha ni Buteteng Nami ang baril at lumapit kay Nami para magbanta. Subalit umatake si Usopp at kinain ng carnivorous plant si Butete Girl. Maging ang ibang mga pangit ay kinuha ng halaman. Saka nang makita ni Nami ang sniper ay sinofocate niya ito gamit ang mga siopaw. Pagkatapos ay pinagmalaki ni Usopp na hindi na siya kasali sa weak trio. Saka umalis na ang dalawa ngunit nag-iwan ng maitim na ulap si Nami kaya nataman ng kidlat ang mga pangit. Kaya ipinahanap ni Straw Hat taba ang dalawa para patayin. Nakarating ang balita sa Navy na naghahanap daw ng miyembro ang Straw Hat. Samantala si Robin ay nakarating na rin sa Sebaody pero may nagmamasid sa kanya ngunit kaagad siyang nagtago dahil napansin ito. Si Frankie naman ay nakarating na sa kinaroroonan ng Sunny. Si Chopper ay kumakain ng masarap na tinapay. Ngunit nabaril ang isang babae dahil napagkamalan pala ito ni Straw Hat taba na si Nami. Hindi pa ito nasiyahan kaya pati ang kasintahan nito ay binaril. Ngunit hindi nila alam na paparating ang totoong Straw Hat na nabangga pa si taba ng bagahe. Dahil dito ay nagalit ang imposter. Sa flashback ay ipinakitang inihatid pala siya ni Hancock sa Sebaody. At kay Boa din pala galing ang baon ni Luffy ng mga pagkain. Bago umalis ay sinabi ng bida na nais niya ulit makita si Boa. Dahil dito ay nabaliw na naman ang Pirate Empress. Nakarating na rin si Sanji sa bahay ni Shaki. Giit ni Rayleigh na wala daw gasgas ang barko nila dahil sa tulong nila Duval na puro injury dahil sa pagbabantay. Sinabi ni Shaki na nakita niya na daw ang lahat ng miyembro ng Straw Hat maliban kina Robin at Luffy. Nadaanan ni Chopper ang mga naglalaban ng mga pirata dahil nawala na si Whitebeard. Tapos dumating pa doon ang mga fake na Straw Hat na mukhang mga tambay lang ng mga adik sa kanto. Pero dahil engot si Chopper ay napagkamala na ito talaga ang mga kaibigan. Samantala tinutukan ng Straw Hat taba si Luffy dahil ayaw niya daw nang napapahiya siya. Nagbanta ang bawat miyembro na masasaktan lang daw si Luffy kung hindi hihingi ng tawad pero hindi sila pinansin ng bida kaya natakot ang mga tao. Kaya binaril siya ni Taba ngunit nakailag ang bida sa bala niya, sabay gumamit ito ng haki kaya nakatulog ang mga pangit. Samantala sinusundan pa rin ni Chopper ang mga fake Straw Hat. Nalaman nila sa wanted poster na isa pala sa tunay na Straw Hat ang reindeer. Kaya naisip ng mga ito na tanggalin sa crew ang Fox at si Chopper ang ipalit. Kaya pinapalis nila ang Fox at sinubukang akitin ng cucumber si Chopper ngunit kinagat siya ng Fox. Tapos napagkamala ng mga agent na ito ang tunay na Robin kaya kanidnap ito. Mamamalengke dapat si Sanji subalit hindi mapigilan ang sarili sa tuwing nakakakita ng mga tunay na babae. Kumain muna siya ng takoyaki na mag-suggest ang matanda na magtungo siya sa Grove 42. Nakita niya ang isang matanda na sinasabing nawawala daw ang lalaking may green na buhok na nanghihiram ng kanyang bangka upang mangisda. Nalaman ni Sanji na si Zoro nga ito dahil sa wanted poster.
Ngunit sa isang pirate ship pala sumakay si Zoro at hindi sa kanyang bangka. Kaya nakasama si Zoro patungo sa Fishman Island. Nainis si Sanji dahil ang engot talaga ng swordsman. Nang makita nila ang isang barko na lumutang dahil nahiwa ito sa gitna. At ang salarin ay walang iba kundi si Zoro. Sa paglalakad ay nakarating na rin si Robin sa kinaroroonan ng kanilang barko na nasa maayos pa rin na kondisyon. Nakita siya ni Franky na nag-iba na rin ang itsura dahil sa mga upgrades nito sa katawan na ipinagmalaki niya sa dalaga. Napansin ng babae na napakaganda ng pagka-bubble coating ng kanilang barko dahil gawa ito ni Rayleigh. Giit ni Franky na naghahanda na daw ang mga kasama sa paglalakbay, saka pinakita ni Robin na isa na palang sikat na singer si Franky. Kasalukuyan naman na ini-enjoy na lang ni Brook ang huli niyang performance bago siya bumalik sa pagiging pirata. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Chopper na totoong Straw Hat ang mga kasama niya. Sinabi naman nila fake Zoro at Sanji na nakidnap daw si fake Robin. Pero ayaw iligtas ng fake Luffy ang kasamahan kaya nagalit si Chopper pero itinapon lang siya ni Straw Hat taba. Saka pinag-utos nitong tawagin ang lahat ng kasapi nila para huntingin ang mga pirata na nangapi sa kanila. Ngunit nalulungkot pa rin si Chopper dahil nagbago na daw sila ng ugali kaya ililigtas na lang daw niya mag-isa ang kaibigan. Ngunit hindi alam ng mga ito na binabantayan na sila ng mga marine at balak silang arestuhin, tapos kasali pang susugod si Sentomaro dala ang mga cyborg kaya siguradong lagot ang mga pangit. Napansin ni Luffy ang malaking pagbabago sa lugar dahil napakaraming mga pirata. Samantala si Nami ay pinipilit namang hingi ng 50% discount sa mga damit. Dinagdagan pa ito ng dalaga kaya 90% discount na ang hinihingi. Sinabi ni Sanji na huwag na daw silang maghiwalay ni Zoro dahil baka mawala na naman ito pero na-distract naman ang Cook nang makakita ng magandang tindera. Samantala si Chopper ay hinahanap pa rin ng fake Robin na dinukot. Nakita siya nila Nami at Usopp sakay ng bubble bike. Nang mapansin na lumaki na rin pala si Chopper. Ngunit nagtataka ang reindeer kung sino ang pangit na Nami na nakita niya kanina. Kaya nalaman niyang mga peke ang mga Straw Hat na nakita niya kanina. Samantala tumatakbo ang dalawang pangit dahil hinahanap nila si Chopper sa utos ng kanilang boss. Nakita nila si Luffy na naglalakad na suot ang binigay na disguise ni Hancock. Inakala din ni Luffy na ito sila Sanji at Zoro kaya magpapanggap na lang daw sila para madala ito sa captain. Samantala nag-aaway sila Zoro at Sanji dahil nais daw mang isda ni Zoro. Kaya nauwi na naman ito sa paglalaban ng dalawa. Sa Grove No. 46 ay nandoon ang lahat ng miyembro ng fake Straw Hat. Subalit hindi rin biro ang mga ito dahil may mga malalakas na captain ang nandoon, lalo na ang magkapatid na sila Karibo at Koribo na nasa 200 million ng bounty. Ngunit napansin ni Karibo ang marina nagtatago. Natapos na ang concert ng Soul King. Kaya pinakita niya ang 45 degree plank na ikinatuwa ng mga fans bago siya umalis. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag. Nagre-report ang marine ngunit nakita na pala siya ni Karibo. At nalaman nitong nag-report ang sundalo kaya pinagbantaan ito. Subalit naisip pa nitong lumaban gamit ang baril. Kaya naman tinapos siya kaagad ni Boy Dila. At sinabi nitong hindi niya kasalanan dahil babarilin daw dapat siya ng marine. Saka inutos ni Boy Dila sa kapatid na ilibing ng buhay ang Navy. Nang dumating ang fake Straw Hat ay nagbunyi ang mga ito. Saka sinabi ni Straw Hat taba na siya daw ang magiging hari ng mga pirata kaya ialay nila ang buhay sa kanya. At paniwalang paniwala naman ang mga bugok sa Impostor. Sinabi din ni Straw Hat taba na may naglapas tangan daw sa kanya kaya nais niyang tugisin ang mga ito. Si Luffy naman ay parang nakakahalata na sa dalawa kaya natakot ang mga fake Sanji at Zoro. Samantala nagbabantay na rin kay Brook ang mga marine. Ngunit lumabas pa rin siya sa stage dahil sa request ng mga tao. Pero bago pa magsimula ang palabas ay nagpaputok ang mga marine dahil nakilala na nila ang tunay na identity nito. Dahil binenta pala siya ng kanyang manager sa Navy nung sinabi ni Brook sa backstage na magre-resign na siya. Tuwang-tuwa sila Chopper at Usopp nang makita ang bagong katawan ni Franky. Nagtaka si Usopp kung paano ito nakakagawa ng detalye sa malalaking kamay kaya pinakita ng cyborg ang maliit na kamay nito. Nang pinindot pa ni Usopp ang ilong nito ay lumabas ang mahaba niyang buhok tapos sinuklay na kamukha ng dating style. Saka nagpunta doon si Rayleigh para sabihin ang kaganapan doon. Dahil kasalukuyang inaaresto ng Navy si Brook. Subalit walang pake ang Soul King kahit tinutukan siya ng baril. At sinabi nitong buhay pa daw si Straw Hat Luffy kaya pumasok ang mga reporter. Tapos nagsimula na itong umawit kaya pinipigilan ng mga fans niya ang mga marine. Kaya naman walang nakapigil sa muling pag-awit nito. Habang nakikinig ay naalala ng manager ang mga pinagdaanan nila kasama si Brook. Pero galit pa rin siya ngunit pinigilan ng dalawang kasama. Kaya tuloy-tuloy itong nakapag-alay ng awit para sa kanilang muling pagkikita ng mga kaibigan. Ngunit pagkatapos ng kanta ay nagkaroon ng smokescreen at mga paputok kaya hindi siya makita ng Navy. Tapos nakita nilang tumakas ito mula sa kisame sakay ng flying fish. Kaya nagalit ang manager sa dalawang kasama nito. Giit ni Shaki na sinabi niya daw kay Brook na hinahanap na sila ng Navy dahil sa mga fake Straw Hat kaya patungo na daw ito ngayon sa kanila. Giit ni Rayleigh na ituturo niya kay Nami kung paano mag-control ng coated na barko.
Samantala, dinala ng dalawa ang tunay na Luffy sa fake Luffy. Giit ni Shaki na dalhin nila ang Viv record niya upang mahanap na nila ang captain ng Straw Hat. Binigay ni Rayleigh ang instruction kung paano paganihin ang coated ship. Tapos na excite na ang grupo na makita ang kanilang captain. Sa concert ni Brook ay pinipigilan ng mga tao ang Navy na habulin ang idol nila. Dahil sa pinadala ni Shaki na flying fish ay nakataka si Brook, kaya patungo na sila ngayon sa kanilang barko. Samantala, naglalaban pa rin sila Zoro at Sanji. Nang tumawag sa kanila si Franky dahil ililipat daw nila ang barko sa Grove No. 42. Kaya sinabi niya kay Zoro ang balita ng parang unggoy dahil wala daw utak ang swordsman. Narinig nila sa Grove No. 46 ang sigawan ng mga tao dahil nandoon pala ang fake Straw Hat. Giit ni Straw Hat taba na nakita niya na ang isang bastos, kaya bibigyan niya daw ito ng leksyon sa harap nila. Subalit napaligiran na sila ng napakaraming marine. Kaya nagtaka si Luffy kung paano siya nakilala ng mga ito. Pinagutos ni Straw Taba na gamitin ni Kerebo ang isang marina shield para makagawa sila ng daanan. Kaya kinuha nito ang batang marine, ngunit binitiwan din niya ito sa kabinaril. Dahil sa nakita ay sumugod ang marine sa kanila, ngunit matapang na lumaban ang mga pirata, samantala naguguluhan si Luffy sa nangyayari. Nagkaroon ng madugong labanan sa magkabilang panig, subalit napakalalakas ng mga pirate captain na halos nasa 100 million ang mga bounty, kaya natatalo ang Navy. Si Kerebo ay tinaga ng isang marine, ngunit nalaman niyang Devil Fruit user pala ito, kaya napas lang ang kawawang sundalo. Saka sinabi ni Straw Taba na kung sino ang pinakamaraming mapapatay ay siya ang magiging kanang kamay niya. Masaya si Straw Taba, ngunit dumating ang mga cyborg. Sinubukan ng isang captain na labanan ng cyborg, ngunit natalo lang siya agad. Natuwa ang mga marine dahil nananalo na sila. Dahil dito ay tumakas na ang mga fake Straw Hat. Subalit mabilis na tinatapos ng mga cyborg ang lahat ng mga recruit nila. Tapos nakita ng mga pirata na tumakas na ang kanilang big boss. Saka nabangga pa ni Straw Taba si Sentomaru. Nag-cheer ang mga pirata nang makita na kaharap nila ang mga cyborg. Nag-cheer naman ang mga pirate captain sa kanilang big boss, pero takot na ang mga ito. Dahil na corner na sila ay pinangatawanan na lang ni Straw Taba na siya si Luffy. Pero dahil kilala ni Sentomaru ang mukha ng totoong Luffy ay pinalo niya ito ng axe sa ulo. Nagtaka ang lahat ng makita na walang kwenta kay Sentomaru ang big boss nila. Nalaman ng cyborg na ito pala ay si Demero Black na may 26 million bounty. Takot na takot ang fake crew nang mabuko sila, kaya iniwan ng boss. Dito ay naintindihan na rin ni Luffy ang nangyayari, kaya umalis na siya. Samantala, nais ni Sentomaru na hulihin ang lahat ng mga pirata na nandoon. Dagdag pa nitong nandito rin ang totoong Luffy, kaya inutusan si PX5 na atakihin ito ng laser beam, pero nakaligtas ang bida. Dito ay nanginig ang mga pirata nang makita ang totoong Straw Hat Luffy. Takot na takot ang mga fake Straw Hat sa nakita, at naghanda naman ang mga marine. Muling ipinag-utos ni Sentomaru na tirahin si Luffy ng laser beam, pero hindi siya matamaan. Saka ginamit niya ang gear second at umilag sa atake ng cyborg, saka sinuntok ito ng napakalakas, kaya sa isang atake ay bagsak ito. Natakot ang mga pirata dahil sa isang suntok lang nito ay tuluyang sumabog ang cyborg. Saka tumakas na ito, kaya hinabol ng mga marine. Tapos tinawag siya nila Zoro at Sanji. Pinag-utos ni Sentomaru na tapusin ang mga kaibigan ni Luffy. Subalit ginamit ng dalawa ang kanilang mga malalakas na atake, kaya kaagad na natalo ang isa pang cyborg. Dahil dito ay mas lalong natakot ang mga pirata dahil napakalalakas ng tunay na Straw Hat. Tuluyan na ring sumabog ang isang cyborg, ngunit hindi alintana ng tatlo. Pagkatapos ay tumakbo na sila patungo sa kanilang barko. Ngunit tumigil si Luffy dahil naramdaman niya si Rayleigh. At natakot ang lahat ng pirata at mga marine nang makita ang Dark King. At bago umalis ay sinabi ni Luffy na siya daw ang magiging hari ng mga pirata. Samantala sa malayo ay nagbabantay pa rin si Boa Hancock sakay ng barko nito. Sumugod muli ang mga marine, kaya tumakas na ang Straw Hat. Napaiyak naman si Rayleigh dahil aalis na si Luffy ay naalala ang training na ginawa nila sa isla, ngunit kailangan niya itong tanggapin. Sumusugod pa rin ang mga marine, ngunit dumating si Rayleigh at naglagay ng guhit sa lupa, kaya natakot tumawid ang mga ito. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mga bida, ngunit pinagbabaril pa rin sila ng mga nag-aabang na marine. Subalit nawala ng lakas ng loob ang mga sundalo dahil sa kagagawa ni Pirona. At napag-alaman na siya pala ang nagdala dito kay Zoro. Samantala nang aamoy ang manyak na cook. Sinabi ng Ghost Princess na may paparating na mga Navy ship, kaya kailangan na nilang umalis. Saka dumating ang kaibigang ibon ni Chopper para sunduin sila. Malayo pa lang ay narinig na nila ang tawa ni Brook. Saka dumating ito sakay ng flying fish. Ngunit kagad nitong tinanong kung pwede ba niyang makita ang panso ng mga dalaga, kaya nasipa. Kalaunan ay dumating sila Luffy sakay ng malaking ibon ni Chopper. Nang mapansin ni Sanji na mas gumanda ang mga kaibigang dalaga ay halos maubusan na ito ng dugo sa ilong. Kaya nagkulay asul na ito dahil hindi kinakaya ang nakita.
Namangha si Luffy sa katawan ng cyborg kaya nais niyang paglaruan ang buhok nito ngunit may umatake sa kanila na tatlong Navy ship. Subalit niligtas sila ni Boa Hancock mula sa mga cannonball. Namangha ang Straw Hat crew sa kagandahan ng Pirate Empress samantala sila Boa ay ayaw umalis sa harapan ng Navy ship para magkaroon ng sapat na oras sila Luffy. Nalaman nilang naging kaibigan ni Luffy ang Pirate Empress kaya selos na selos si Sanji. Nagtataka si Usopp kung nasaan ang mga marine na nasa lupa. Yun pala'y inaatake ng mga halimaw na alaga ni Heracles ang mga ito para makatakas daw sila Usopp. Sa isang parte naman ng Sabaody di ay umuulan pala ng malakas kaya nababasa ang gunpowder ng Navy at kagagawan pala ito nila Haredas para makatakas daw sila Nami. Inihanda ni Franky ang kanilang barko kaya ang bubble coating ay nabalot ang Thousand Sunny ayon na rin sa instructions. Dumating kagad ang reinforcement ng Navy ngunit sumugod ang malaking ibon at sinira ang layag nila. Umatake ang iba pa kaya niligtas ni Sanji ang kanilang barko. Pero nang makita ang mga siopaw ni Nami ay na-knocked out na naman ang manyak na Cook. Samantala ang iba pang Navy Platoon ay inaatake naman ng mga queer para makatakas daw sila Sanji. Natapos na sa wakas ang kanilang preparasyon kaya sa utos ng Captain ay binuksan ang layag at nagsimula silang maglakbay sa ilalim ng dagat patungo sa Fishman Island.